Welcome po muli sa Kuya James Vlog. Ngayon po pag-aaralan natin at magbibigay po ako ng tips kung paano po kayo hindi pumayat sa mga dumadanas po ng anxiety, GERD at acid reflux. Marami pong nagtatanong sa akin guys kung talaga bang nakakapayat yung anxiety, GERD at acid reflux. Kung napapansin nyo po na nangyayari rin sa inyo, kaya ang sagot ko po dyan ay yes. Unang-una po kasi, kaya po kayo nangangayayat dahil po kulang kayo sa tulog. Hirap po kayo makatulog dahil kung ano-ano po kasi yung pumapasok sa isipan nyo. Kaya nambiruan po yung guys na nakapagpapayat sa inyo. Pangalawa po, wala po kayong gana kumain. Dahil pag naisip nyo palang guys na pag kumain kayo, mahihilo kayo, isusuka nyo lang. Dahil feeling nyo po, pag kumain kayo, parang ibabalik lang din ang sikmura nyo. Dahil napapansin nyo, pag kumain po kasi kayo, kahit konti lang, parang hindi siya umaabot sa stomach ninyo. Parang dito lang po hanggang sa may dibdib lang. Kaya parang napipil nyo, hindi po kayo nabubusog, kaya wala po kayong gana kumain. Pangatlo po, nakapokus po kayo sa inyong nararamdaman, lalong-lalo na po sa mga physical symptoms na nararamdaman nyo. Doon po kayo nakapokus, kaya isa rin po yan guys na nakapagpapayat sa inyo. Dahil, siyempre sa sarili nyo, pag pinansin nyo, parang hindi nyo po maintindihan kung anong nangyayari sa inyo, kaya mangyayat po talaga kayo. Yung pang-apat po natin ay sobra po kayong nag-aalala. Nakapagpapayat rin po sa inyo yan guys. Stress. Marami po kayong iniisip. Busy-busy po yung isipan nyo. Kaya talagang nakapagpapayat din po talaga. Kaya kung gusto nyo pong malaman ang mga tips na ibibigay ko sa inyo at ituturo ko po sa inyo pagkatapos po itong video na to, para malaman nyo po kung ano po ang aking mga ginawa nung kasagsagan po ng aking anxiety, GERD, or di kaya acid reflux. Ang unang-una ko po na ginawa ron, kumain po kayo madalas. Ang ginagawa ko po niyan dati, every 3 hours kumakain po ako. Kanin, yan po ang ginagawa ko noon. Tapos pag kumain po ako, sinasamahan ko po ng maraming tubig. Pangalawa po, dapat po lagi po kayong may baon na biskwit. Kagaya po sa biskwit, mas maganda po yung Skyflex. Yung mga biskwit na wala pong palaman, na hindi siya matamis, yan po ang dapat yung baon. Tsaka lagi nyo pong tandaan guys, kahit biskwit lang po, kahit Skyflex lang po ang kinakain nyo, o di kaya mga tinapay, uminom po kayo ng maraming tubig. Kung kaya nyo po ng 8 to 10 glasses a day, pero mas maganda nga po kung umaabot po kayo ng 3 liters. Mas maganda po yun. Di po nakakasama yun. Para hindi po kayo mangyayat. Pang-apat po, pilitin nyo pong makapagpahinga kayo. Makatulog. Kasi yan naman po ang talagang madalas na nagiging problema pag mayroon po kayong acid reflux. Dahil sa gabi, pag sumumpong po yan, hindi po talaga kayo makakatulog. Hindi po kayo magiging maliwalas ang pag-iisip nyo kasi nandun yung bigla ka magising dahil nga po yung acid nyo ay umakyat sa dibdib. Kaya po pilitin nyo po talaga na makapagpahinga at makatulog pa kayo. Basta guys, huwag po talaga kayo magpagutom. Halimbawa, wala po kayong gana, pilitin nyo pong kumain. Pilitin nyo po na malagyan talaga ng laman ang sikmura ninyo para hindi po talaga kayo pumayat. Kaya po, yan lang po ang aking may bibigay na payo sa inyo sa ngayon. Maraming marami pong salamat sa inyo. To God be the glory po. God bless. Mag-ingat po kayo lagi.